Sir Masato, magandang tanghali. Ay, magandang tanghali po. Pakikwento po sa amin, anong pinagmulan ng gulo? Bali, Sir Rapi, galing po ako sa deliver po. Bali, okay. Nag-iikot po kasi ako sa Maynila. Okay. Nagbebenta po ako ng mga pyesa. Pauwi na po ako, papuntang Calamba, Laguna. Doon po sa road ng Pasay po. Okay. Bali, marami po kami motorista. Medyo traffic po kasi. Umovertake po kami sa isang kotse. Tapos, siguro po, naisipan po na galit po yung driver. At may kasalubong po kasi akong truck. Ginit-git niya po ako. Pero binaliwala ko po. Okay. Tapos po, hindi ko po alam na galit na po pala yung nakakotse. Pero hindi niyo siya nasagi? Hindi ko po nasagi kasi nasa likod ko lang po siya. Nung okay. Overtake po ako eh. Tapos, sinisigawan po ako na nakamotor. May gusto po siyang sabihin. Tapos tumabi po ako na, may binato daw po ako na nakakotse. Pero hindi ko po naramdaman. Opo. Okay. Tapos tumabi po ako. Ah, binato ka na itong nakakotse? Opo. Tapos pagtingin ko po sa likod, ayan na po sila sa likod. Tapos hindi na po niya ako pinagpaliwanag. Sabi po nung mga nakakita, bumaba po isang lalaki doon sa kotse. Tapos hinawakan na po ako. Bali doon po sa video, kumbaga hindi na po nakita na, na binanatan po ako sa ulo, tinadyakan po ako. Ah, nasaktan ka, naupakan ka? Opo. Okay, lumuluhod ka doon sa video. Opo. Bakit ka lumuhod? Eh, kasi po, sir, may labang po kasi ako sa international ngayong March na darating. Eh, baka po kasi mamalmaan po ako sa gulpi nila. Okay. Kaya po, nagsasorry na po ako, lumuluhod na po ako para tigilan na po nila ako. Kumbaga, ngayon po magsisimula yung race ko sa international. Opo. Oh, tama lang. Opo. Naman. Pero naupakan ka rin nila kahit papaano. Opo, kaya nga lang po sa sobrang nervyos, sir, Rafi. Saan ka tinamaan? Bali sa ulo po at saka po tinadyakan po ako nung sa dito po sa hita. Pwede po natin pamedika niyan para kung kayo po ay nag-design magkaso, kakaso natin. Ano yung sinasabi niyo habang kayo po ay nagmamakaawa? Ang sinasabi ko po parang ang nangyari ako po yung may kasalanan. Nagsosorry po ako. Sabi ko ano po ba problema? Sabi ko huwag niyo naman po akong saktan. Lumuhod na po ako ng ilang beses pero parang sobrang tatawang po nila para pong may nagawa akong sobrang mali na parang inagawa ko na asawa parang ganun po. Mm-hmm. Kasi sobra po yung galit po nila. Tututo ka ng pagmamakaawa. Nakaluhod ka na and all. Opo. And agresibo pa rin sila. Opo. Nandun pa rin yung gigil. Grabe na po yung galit, Sir Rafi. Para kang pumatay ng tao. Opo, ganun po. Now, sino itong pumulot ng bag mo? Kasi yung bag mo tumalsik, yung backpack. Opo. At naghagis. Ayun po, yung nasa tabi po nung driver side. Ilan ba sila? Apat po. Apat sila sa kotse? Opo. Yung isa po, babae. Tapos tatlong lalaki po. Yung babae, hindi umawat? Ay, umawat po. Buti nga po nandun po siya. Kundi po, baka po. Ang iniisip ko nga po, hindi na ako makaka-uwi ng buhay sa amin eh. Walang umawat ng mga motoristang iba? Wala po, Sir Rafi. Kasi walang tanod? Walang pulis? Meron pong isang pulis na naka-civilian eh. Okay. Eh, siguro po, naintindihan ko naman po siya. Tingin ko po natakot eh. Kasi ang lalaki po ng mga tao, nung ano po, nung mga liyan. Malaki mga nasa kotse. Opo. Okay. Now, ito yung nangyari sa may Pasay, Kalayaan, Balagbag. Opo, opo. Anong oras po nangyari? 6:30 po, Sir Rafi. 6:30. Anong araw po ito, sir? Tuesday po. Nakuha niyo pong plate number, ZCL150. Sino pong kumuha ng plate number? Bali yung nag-video po na police na naka-civilian. Okay. At least may nagawa siya. Opo, opo. Naintindihan ko naman po kasi nakakatakot po talaga yung mga lalaki. Mukha pong papatay po ng tao, ganun po eh. Mga naka-inom ba? Palagay mo, nangamoy alak ba sila? Sa totoo lang, Sir Rafi, nashock ako, wala na akong matanda. Pati itsura nila, hindi ko na pumaan. So, ito yung police na civilian, kahit papaano, meron din siya nagawa. Opo. Nakuha niya yung ayan po, opo. Siya po nag-ano po Nissan Sentra Black. Opo. Na-check po ninyo, na-check namin, opo. Ang nakaregistro nito sa LTO sa pangalan ni Rodriguez Laksamana. Yes po. Kaya lang, nasa ospital doon itong si Laksamana at matanda na. Opo. At malayo doon sa video na bata lang, mga, opo, mga katawan. Opo. Hindi kaya tatay to. Ayun nga po, bali ang sinasabi po nung mga nag-asikaso po kasi lahat po ng motorista ngayon galit na galit. Kumbaga hindi ko naman po sila mapigilan at hindi po ako nagpo-post. Ang bala ko po sana, Sir Rafi, baliwalain na to. Dahil nahihiya rin po ako na makita nila yung sitwasyon ko na parang mukha po akong kawawa. Sir, hindi na kaya yung ginawa mo. Kahit na sino siguro napunta sa ganong sitwasyon, maaaring ganon din ang gagawin. Opo. Yes, sir. Kasi outnumbered ka, tatlo versus isa, opo. Tapos ang lalaki ng katawan ayun nila. Ayun nga po, Sir Rafi. Pero kung kasi nilaki lang ng katawan mo siguro, tapos one-on-one, I'm sure lalaban ka. Opo, opo. Okay? Practical lang po yung ginawa nyo. Opo, practical lang po. Dahil sir, outnumbered ka. Opo. Why waste your time, effort, and energy? Yes po, na mabubog ka lang lalo, tapos sabi mo meron ka pang competition. Opo, yes. Tama po yung ginawa nyo, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Nasa linyang telepono si Deputy Director Roberto Valera, Law Enforcement Service ng LTO. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Director, itong nag-viral na video na meron pong isang kotse na plakahan ng abuso yung mga sakay. ZZL150 Nissan Sentra 2006. Nakaregister po ito sa pangalan ng Rodriguez Laksamana. Ito ba? Current ho ba ito? Current po.
last registration, October 22, 2019. Ah, so current po ito? Current po, current. Kasi sir, merong mga insidente sa amin, nangyari, last time po ito, no? Ganito rin po ang situation, na 20 years na sila doon sa isang lugar, at yung pa rin ang ginagamit ng bagong owner, nung sasakyan na ng abuso yung pasahero. Ano pong address meron tayo kay Rodriguez Laksamana? Sir? Yung pong binaiber sa amin, yung po tama po yun. Ito yung ano sa Merville Park. Tapos yung address, current din po ito? Yes po, opo. Merville Paranaque. Meron ba tayong exact address, sir, bukod sa Merville Paranaque? Alam mo, Block 1, Lot 2, Acacia Street, may mga ganon? Meron po, kompleto, kompleto po yun. Yung pong data na tinuward sa akin, yun po yun. Hindi na po kasi ako pwede mag-divulge. Sige po, naiintindihan ko po, pero pwede natin maibigay sa ating kapulisan, sir, para sa yes, kanilang pag-imbestiga. Walang problema po, walang problema. Sa police po, investigador. Opo, sige, naiintindihan po natin. Okay, so, director, sobra-sobrang thank you, director, ha? Nasa linya telepono si Eric Dilag, Chief of Police ng Pasay, kung saan nangyaring insidente. Magandang tanghali po sa inyo. Kaya hingi po sana kami ng tulong sa inyo since nangyari po yung krimen, itong road rage sa inyo pong teritoryo. Meron naman po kaming address from LTO. Ito pong mga suspect. Pwede ba natin, sir, padalhan ng mga tauhan ninyo para paimbestigahan itong address nung may-ari na nakariso sa LTO, sir? Officer, papuntahin nyo na lang dito yung complainant at tutulungan po natin. Sir, ano pong posibleng pwede maikaso dito po sa mga involved sa insidente, sa road rage? Nakita niyo na huwang video, sir? Ah, hindi pa po, sir. Anyway, sir, kung ma-evaluate natin kung ano yung nangyari, siguro po, sir, ma-determine natin kung ano yung itakaso natin dyan sa mga suspects. Okay, sige po. Colonel Eric Dilag, sobrang thank you, sir. Pupunta po kami dyan, sir, sa Monday, first thing in the morning. Salamat po, Colonel, ha? Okay, sir, malapit-lapit na. Apo. Ganun na lang, solved na. Apo, apo. May pangalan tayo, Rodriguez Laksamana sa Merville, Paranaque, nakatira. Yes, yung police na kausap ko, Colonel COP, Hepe yes, ng Pasay, kung saan nangyaring insidente. Yes, papadala siya ng kanyang mga tauhan na ngayon apo. Doon sa lugar. Of course, cooperation ng LTO. Yes, sir. Apo. Mag-iimbestiga na. Pwede natin kasuhan itong una, physical injury, yung tapos grave threat. Apo, apo. Patong-patong po na kasong ikaso natin. And then sa LTO, sir, titignan natin kung ano yung isasampan ng kaso ng PNP, patatang tanggal nating lisensya. Yes, sir. Opo. Yung driver. Yes, sir. Na para hindi siya makapag-drive. Okay. So, kami po ay nananawagan doon po sa mga sangkot sa road rage na kung saan kinawawa si Mr. Masato Fernando. Mas maganda, sir, kung lumutang kayo at kausapin niyo si Mr. Fernando kaysa naman makakaladkad kayo sa korte at makita mga pagmumukha niyo at kayo'y makakasuhan at makulong. Malay niyo, baka may kahinat na ng pagkipag-usap niyo kay Mr. Fernando. Halimbawa, Mr. Fernando, pumunta sila dito at nakipag-usap sa iyo. Ano po yung gusto niyo mangyari? Gusto ko rin po talaga silang makita dahil sa Rapi, sa totoo lang, na sobrang takot ko po. Hindi ko alam nga po kung makaka-uwi pa ako ng buhay. Tsaka naalala ko po yung pamilya ko dahil ako po pag wala po akong karera sa international. Araw-araw po akong nagbebenta po ng mga pyesa. Araw-araw ko po minumotor yung... Nagkakarera kayo? Ano karera po ito? Bali, nagre-race po ako ng motorcycle sa international po. Nire-represent ko po ang Philippines. Wow! Opo. Okay. Opo. Bali, last year, nakuha po ng Philippines ang overall champion. Dalawa po kami. Kumbaga, ay, Sir Rapi. Ako po ay sumasaludo sa iyo. Salamat po, Sir Rapi. So, ikaw ang pride ng ating bayan. Itong mga tulungis na taga Merville na may plate number ZCL150 Nissan Sentra 2006. Opo, opo. Ito, kung ikaw ay bayani, ito yung mga tulungis. Opo, Sir Rapi. Ngayon nga po yung mga... Ayan, yan po kayo, sir. Ayan po ako, sir. Astig ah! Yan po, nanalo po ako niyan. Wow! Opo. Talaga naman, sir. Pinapahanga mo kami, ha? Opo, opo. Galing. Keep it up. So, kailan po yung sunod na... bali, ngayon po, nagtitraining po ako. Kauwi ko lang po kagabi. Galing po ako sa training sa Clark Pampanga. Ang alis po ng team namin ay March 1 para po mag-compete po sa Round 1 ng Malaysia. International po. Sir, lalo namin bibilisan at gagawin lahat ng pwedeng gawin. Opo. Dahil kayo pala isang bayani. Opo, sir. Salamat po. Para... talagang itong mga taong ito, it's either makulong or lumutang. Paano sa kung halimbawa lumutang sila at nakiusap, nagmakaawa, lumuhod din tulad ng ginawa mo sa kanila? Anong gusto mo? Kumbaga, tayo naman po, wala naman po akong pinalano na kumbaga sa ganyan mga bagay po. Kumbaga, ang gusto ko lang po, ito pa rin yung mga pangarap ko. Nagkataon lang po siguro na ako po yung naging sign na, kumbaga, para magbago po yung mga tao na yun. Kasi kawawa naman, paano po kung may ibang rider na hindi po ginawa yung katulad ko na nagluluhod? Baka po napatay na po nila. Kung lumaban halimbawa, na nakainom na rider, lumaban di, baka nagawa na nila, hindi ka na isnais. Kasi, kumbaga, lahat po ng pagmamakaawa, ginawa ko na po sa kanila. Talaga pong
grabe po yung galit nila. Hindi na baka naka-drugs po mga ito, sir. Hindi kayo nakasyabu? Hindi ko po alam, sir. Pero nakakatakot po yung mga itsura nila. Parang hindi po gagawa ng mabuti. Yung police na nakuha mo yung pangalan niya o number? Yung police, bali, opo, yung... Okay, pwede natin kunin testigo yun. O, yun nga kasi po. Kasi siya na mukha niya ata. Sabi naman po nung mga nung police, handa po siyang tumulong po. Good. Nasa yung pangalan niya. Saka po yung nasa video po, babae po yun. Handa rin po daw siyang tumulong. Good, opo. Good. So pwede natin silang kunin witness. Ah, yes po, sir. Okay. Kapag nagkasuhan na. Opo. Pero kapag sila ay lumutang at nakipag-usap. Eh, kumbaga, Sir Rafi, tayo naman, ayaw natin ng gulo. Kumbaga, kung makikipag-usap lang sila na ayos, mas maganda. Hindi naman kami pala-away o ano. Bait mo naman, sir. Opo. Kumbaga, ang gusto ko lang po eh, kumbaga, mapasaya ko po lahat ng tao dahil po sa ginagawa po namin at hangaan po kami. Okay. Pero hindi po sa ganitong bagay na halos feeling ko mamamatay na ako dahil sa ganyang sitwasyon na inaway po nila ako, binugbog nila ako. Of course, kahit sino siguro, sir, nalagay sa inyong sitwasyon. Sinabi ko na kanina, eh ganun din po maramdaman. Opo, opo. Yung sobrang takot. Opo, sir. Okay, so ako'y nanawagan doon sa mga tatlong lalaking tulongges na kasama pang isang babaeng tulongges din na mas maganda makiusap na lang kayo kay Mr. Fernando. Wala ho pala siyang intensyon na magsampa ng kaso. Ang kailangan na niya sa pagkakaintindi ko, makausap kayo, siguro mag-public apology at lumuhod din, palurin mo rin. Opo, palulurin. Hindi ako papayag na ganun-ganun. Lumuhod din kayo, tapos gusto ko na umiyak kayo. Siyempre, pag umiyak kayo, kailangan may luha. Pag walang luha, kukuha ko ng tubig, ispray-sprayhan ko yung mukha nyo. Hindi nga. Opo, sir, opo. Ngayon pa lang, uminit ang ulo ko, sir, sa totoo. Opo, opo. At kapag hindi kayo sumipot, ay tuloy natin kaso. Opo, pag matigas. Tutuloy po natin, sir. Diba, sir? Opo. Tapos kung takot ka sa security mo, eh di tutulong tayo. So, sa totoo lang po, sir, Rafi, takot na takot po ako eh. Halos di na po makatulog. Hindi naman nila nakuha yung plate number mo? Ay, hindi naman po. Bali, yung bike ko pong ginagamit eh, kabibigay lang po. Sige, sir. Kakausapin po natin kamkrame. Opo. Doon sa iyong sitwasyon, lalo pat bayani ka pala. Opo. Di ba? Opo. Nako, marami ang ahensya nating gobyerno mag-uunahan yan na tutulungan ka, promise. Okay? Opo. So, una, gusto kong lumutang tong tatlong tulongges na ito. Opo, opo. Para magmakaawa sa iyo. Kapag hindi, tuloy ang kaso. Yes, sir. Okay. Salamat sa iyo. Congratulations pala, sir. Bayani kayo. Ay, thank you po. Ginagalak ko na kayo po'y ma-meet today. Opo. Yun nga lang, sana hindi sa ganitong paraan. Oo nga po eh. Pero kayo po, Sir Rafi, lagi ko po kayong pinapanood. Halos everyday kahit nasa international ako. Kung sir, pag may libre po akong oras, pinapanood ko po lahat ng videos. God bless niyo. Po, sir. God bless po, sir. Sinasabi nila habang binubugbog ka, sir? Mayabang daw ako. Kamote rider daw ako, kamote rider. Siyempre, hindi naman nila ako kilala. Tapos, nagsasorry na ako para tigilan lang nila ako dahil natatakot ako eh. Eto, ginawa ko to para sa mga kapwa ko rider na para maging aware sila o para maging aware din yung mga nasa kalsada na dapat, kumbaga, kalmado lang, takbong foggy lang, tsaka relax lang, cool lang. Plano niyo po bang sampahan ng kaso? Kumbaga, pag hindi sila lumutang, gusto ko silang makakita eh. Kasi sobrang sama ng ginawa nila sa akin. Pwede nila akong mapatay doon sa ginawa nila na may uwi ang pakong pamilya. Tsaka naghahanap buhay lang ako. Eh sana, lumutang na sila para malaman natin. So nasa depende pa yan. Ano, pero mahalaga, kung nanonood man po sila, eh makuha din yung side po nila. And syempre, open naman po yung program. And with coordination rin po ng LTO at ng Pasay Police, tutulungan po namin kay sir. Sasamahan po namin kay sa Monday. Okay, sir? Maraming salamat po. At lalo na kay Sir Rafi. Salamat. At saka sa lahat ng tumulong sa akin, sa mga netizens, sa mga tao na talagang todo suporta, maraming salamat po sa inyo lahat.